Hello guys. Ayan. So ngayon, gusto ko i-share sa inyo yung kita ng isang taxi driver dito sa Canada. Bilang isang baguhan para sa akin, hindi ko nakuha yung quota na $400. 400 Canadian dollars. Yan. So bali yun daw yung kinikita nila sa 12 oras. Pero ako guys, hindi tayo mapalad na makuha yung $400 sa isang araw. So bali, yung unang araw ko no Friday, may cancel ako na pasahero. Pero binayaran ako ng dispatcher ng $60 yung biyahe ko na yun. So kumbaga, yun na yung bayad ng balikan ko. $60. So yung nga, umabot, nag-start ako ng 5 PM hanggang 3 AM ng madaling araw. Yun. So hindi natin kinaya na makota yung $400 na yun. So bali, kinita ko guys, wala nyo. Yan, so bali, toto. 197, yun yung kinita ko sa 10 hours guys. 197 Canadian dollars. Diba guys, hindi pa bawas yung boundary doon. So kumbaga yung 197, yun yung kabuwang kita ko sa 12 oras. Yan. So bali yung boundary ko, 20% yung ikakaldas. Saka pag nag-duty kasi ako ng 12 hours, kumbaga dito sa company na pinapasukan ko, kailangan uli ako magbayad ng $50 para dun sa company. Yun yung rules nila. Kung 6 hours, $25. Tapos pag 12, yun na kailangan magbayad ng $50. So naka 12 oras ako sa araw na to. So yun nga, kailangan kong magbayad ng $50. So magkano na lang yung natitira doon, diba? So hindi natin kinaya yung 400 na quota na sinasabi nila. Ayan. So bali yung second day ko, Saturday, so kumita ako ng 167. Ayan. So yun, buong 12 oras din yun. Tapos babawas mo yung 20% na mapupunta sa boundary. Tapos yung $50 para sa company. So magkano na lang din yun. Yeah guys, ito ang good news. Kasi araw ng Linggo, unang biyahe ko dito sa Lloyd, isa. Tapos yung pangalawang customer ko, ayun, Arkila. Yun ang maganda. So bali, nakipag-deal ako dun sa customer. Medyo malayuan kasi bali, halos 2 hours and 45 minutes ang biyahe. So yun, nakipag-deal ako sa kanila ng $500, pero di nila kaya. Sabi nila $350 lang daw yung kaya nila. Pero yun, sabi ko, lugi naman pag $350. Kaya binigyan ko sila ng huling tawad na $450. Ayun, so ayun, pumayag naman sila. Kaya yun, medyo pasok tayo sa katotohanan na kota na $400. So yun nga, ibabawas mo rin yung 20%, tapos $50 kasi halos umabot ako ng 10 hours din. So di ko lang alam kung ibabawas nila yon, kasi hanggang ngayon di pa nila kumukuha yung bayad ko sa company. So kung bubuuin nila na $50 yon, kasi 10 hours lang. Ayan, so yung guys, bali kabuuan ng 3 araw. So ang total nun 34 hours. Ayan, so yun. Kumbaga,
yun, nakaltas na lahat yung kinaltas na namin lahat yung 20%, tapos yung mapupunta dun sa company na bali 150, tapos yun niya. Halos kumikita naman ako ng 570 yung tatlong araw ko. Ayan. So, malayo sa katotohanan na 400 a day. Diba? Baga, hindi sapat para kita yun. Kasi, yun nga, pati yung gas ko kasi, ako yung magbabayad ng gas eh. Pag kinuha ko yung sasakyan, full tank, tapos pag binalik ko, full tank din. Kaya, yun. So, mababawas pa ng gas yun. Kasi nung Friday, nag-gas ako ng 40, tapos nung pangalawang araw, 40 ulit. Tapos yung last, 160, yung nung Linggo, 160 na yung ginas ko doon. So, malaki-laki din, parang 240 yung nag-gas, na ipag-gas ko doon. So, kumbaga, ikakaltas mo pa doon yung gas. So, magkano lang, di ba? 330 yung natitira. Kumbaga, 100 a day. Bagay, not bad. Kasi, kumbaga, sa tatlong araw, at least may 100 a day na kita. Kumbaga, okay na rin kaysa naman tumambay, di ba? So, yung nga, pag iniisip po lang kasi, pag tinotal mo lang sa per hour, kumbaga lugi, kasi yung 110, i-divide mo lang sa masyadong mababa kumpara sa isang araw. Yun. Yun nga guys, yan lang ang aking may share sa inyo. So, sa susunod na video, yung kita ko naman sa next week. Okay, thank you for watching guys.